Hi guys, so welcome back to Tranquilified TV. Yes, thank you. Okay, so yan guys, so kagaya na nakikita nyo ngayon, medyo magulo. Marami tayong nakikita sa screen. At dahil ngayong araw na to, gabi na pala, gagawa tayo ng isang DIY bin cage natin. So laging ginagamit natin dito. Pero this time, hindi yung 12 liters yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin yung mas malaki na bin cage. Kasi normally, ang ginagamit ko ay itong 12 liters. Yan. So, ito yung ginagamit natin pang breeding. So, meron akong pang extra ganito. So, just in case na magkaroon tayo ng extra na hamsters. So, ngayon, dahil meron tayong isang male na kailangan ihiwalay para igugroom natin, gagawa natin siya ngayon ng isang kulungan para lang sa kanya. And that would be si Elias. Okay? So, ito, hindi ganitong 12 liters yung gagamitin natin kasi malaki na si Elias. Ang tendency kasi pag maliit, naaabot nila yung screen, nangangat-ngat nila. Minsan, nabubutas nila kaya kailangan mas malaki-laki. So, ito na ang gagamitin natin ngayon. Yan. So, mas malaki siya kumpara sa 12 liters. Yan. Yan. So, nakita niya, napapasok sa loob yung 12 liters. So, sa taas din, dihamak na mas mataas to. Yan. So, hindi tayo bayad dito, no? Shout out na lang natin yan. So, ito yung gagamitin natin. Mas malaki. So, ang gagawin natin dito, ikakat natin siya. Yan. Kakat natin siya dyan para yan yung magiging kanyang air circulation. Tapos, bubutasan natin dito maya-maya. Okay. Before that, gusto kong pakita sa inyo kung yung mga gagamitin natin for today. Una, syempre, sa tubig, lalagyan natin siya ng metal para hindi siya makakagat. So, sa ibang vlog natin, ginamit na natin ito. Naging effective naman siya. Tapos, pag magbubutas naman tayo, syempre, itong soldering iron. Yan. Alam niyo yan. Tapos, sa pagkakabit ng ating screen dito sa ating takip, syempre, kakailangan natin ito. Reverter. Yan. Yan. So, may mga sizes to. Kayo nang bahala kung ano yung gusto nyo. Basta, see to it lang na dapat sakto sila dito sa ating washer. Yan, dito. So, ito yung mga gamitin natin. Siyempre, hindi natin magagamit yung dalawang to kung wala na ito. Yan. Yan. Tapos, siyempre, para accurate yung ating measure tsaka yung linya, kailangan natin ng ruler at yung pangkat natin, cutter. Oops! By the way, sa paggamit ng cutter, mag-ingat-ingat po tayo, magpatulong. Tapos, ito yung pang-holder natin para sa water bottle. Ito yung ikakabit natin. Yeah. So, syempre, hindi makukumpleto ang lahat kung wala to. Yung ating aluminum steel, ay aluminum screen. Yeah, chicken wire. Yeah. Tapos, para din sa information ng iba, nag-i-invest talaga ako sa pagbili ng mga ganito, mga screen. Yan. So, para sa atin din po ito, para mas nakakamura pag maramihan tayong bumili, pag wholesale. Yan. Kung wala namang pera, edi okay na yun kahit isa lang. Yan. So, ganun lang pong kabilis. So, start na tayo. Siyempre, unang-una sa lahat, sa pag-create ng line kung saan natin ikakat po ito. Okay? So, babalikan tayo. Yan. So, ngayon guys, bali, nalagyan ko na siya ng line. So, ito yung ikakat ko. Yeah. So, gagamitin natin yung cutter, syempre.
Diyan, sira na siya. Kailangan natin ng mas magandang style. Yan guys, bali. So, hindi maganda yung cutter, no? Hindi natin makontrol yung direction ng cutter. So, ngayon, ang gagamitin natin ay yung pinainit na kutsilyo. Yan. So, ito yung ginagamit natin matagal na. At talaga naman nakita natin na napaka-effective nito. Yan. So, mas straight siya. Tapos, mas ano pa. Mas maganda yung hatik niya. Kasi talaga namang ano. Talagang mas kapit na kapit. Yeah. So, medyo mas mabilis din kasi kinakat niya. So, yung sira dito, mas mabilis na lang natin maayos itong crack. Yeah. Uy, buddy! Ito, umalis ka muna dyan. Umalis ka muna. Okay, so, sa pangalawa naman, ikutin natin. Ayan. Diba? Mas mabilis. Okay, sa pangalawa naman tayo. Okay. Okay, sa banda, sa part ng huling-huli na to, kaya natin pa rin siya mahala. Ayan, medyo mausok na. Ayan. 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 So, congratulations! Sa tanggalan natin. So, butas na siya. So, gagamitin na natin. Tapos na natin gamitin to. Okay. Okay guys, so ang next step natin, after natin ma-finish tong nasa gilid, makat natin. So, ang gagamitin na natin itong soldering iron. Bale, ito naman, hingi tayo ng tulong nito sa mga nakakatanda, kung tayo mga hindi pa sanay. Ako, ginagawa ko, nagre-ready na ako nung gagamitin kong pang-lock para matatansya ko yung bilog niya kung gano'ng kalaki. Yan. So, yan, ganyan siya dapat kaano, kalaki. Sakto lang. Yan. So, ganyan din dito dapat. Yan. Yan. So, ganyan lang siya, guys. Yan. Para saktuhan lang. At ganyan din dito sa gilid. Yan. So, sakto lang yan. Tapos, lagyan din dito natin sa gitna. Yan. Pero medyo malaki to. Tapos, dito din. Yan. Yan. Tapos, syempre, dito rin sa gilid. Yan. Ayan, sakto. Dito din sa isa pang gilid. Parang bilyaran lang po yan. Ayan. Parang billiards. Ayan. So ngayon, hindi na natin kailangan pa pala natin to para dito naman sa water bottle nila dito sa likuran. Kaya, tatansyahin na rin natin ngayon kung hanggang saan. So, I have the impression na pwedeng hanggang dito na lang natin ilalagay. Ayan. Dito. Okay na itong dito. Gantong kataas. So, dito, ano natin siya? Takbo lang natin.
Remember guys, ang kailangan natin dito is bilog na bilog talaga. Yung makukuha natin yung saktong laki ng ating ito. Ito. Yan. So, dapat ganitong kalaki siya. So, dapat hindi siya sa sobra, hindi rin kukulang. Yan. So, kulang pa. Kailangan pa natin siyang palakihan. Yan. So, tingin ko okay na to. So, lilinisan na lang natin. Yan. So, lilinisan na lang natin muna. Gamit ang, syempre, ang fleet. Yan. Malinis na. Tapos yung loob naman yung lilinisan na. Yan. So, ito dapat ito malinisan ito eh. Kailangan wala siyang dapat butas. Hindi lang. Lagyan natin. Kailangan natin makita eh. So, kulang pa. That's enough. Yan, nashoot na siya. Yan, ganyan yung kalalabasan niya. Yan, ganyan. So, may butas na siya. Okay, so, babalikan natin ito mamaya. Okay. Hey guys, so, yun nga. Bali, naikabit na natin yung una yung ating metal. Yan. So, binutas natin kanina. Tapos, kinabit na rin natin yung, syempre, yung pangkapit sa ating water bottle. Yan. So, nagbutas din ako dito. Tapos, naglagay lang ako ng konting awang dito. Yan. Para hindi sasaya dito sa taas. Para kapit na kapit tong ating hawakan. Kasi minsan, pagka hindi yan kapit na kapit, yung nakaganto lang, kumbaga, yan, nakaganyan lang. Tapos, pag ngangat-ngatin to ng mga alaga nating hamster, natatanggal to. Yan, nalalaglag yan. So, para hindi siya matatang, kailangan 100% kapit na kapit siya. Yan. So, naglagay ako ng konting awang dito para nang sa ganon, hindi siya sasagi, tsaka kapit na kapit. Yan. Tapos, ang taas nito, guys, mga 3 meters to, simula dito sa sahig. Kasi, pag nalagyan natin ng kusot yan, since malaki to, baka ipunin nila yung kusot dito. Baka kasi pagbababaan natin yung water bottle, yung butas, baka maabot ng kusot. So, sisipsipin niya yung tubig nitong ano, water bottle natin. Kaya, ang ginagawa ko, mga 3 inches yung taas mula sa bottom part. So, kung tumaas man yung, mag-ipon man sila ng kusot, hindi pa rin aabutin yung nguso ng water bottle. So, hindi sisipsipin yung tubig. Kaya makikita niya mabilis maubos yung tubig, tapos laging basa yung kusot. Kasi pag nag-ipon sila ng kusot,
tumatama yung dulo ng ating water bottle dun sa kusot. Sinisip-sip niya lang yung tubig. So, yun yung iniiwasan natin mangyari. Kaya ganyan siyang kataas. Yan. Okay? So, enough muna tayo dyan. At ngayon, okay na tong ating vintage na to. So, pupunta na tayo dito ngayon sa takip. Yan. So, ito, magkakat ako ng screen. Kasi laki nito. At yun yung ikakabit natin dito. Okay? So, balikan natin. See you in a while. Ayun guys, bali na na-cut ko na yung ating screen. Yan. So, maganda naman siya. Yan. So, ito yung likuran ng ating takip. So, ito yung magiging harapan niya. Yan. Ganyan. So, ang gagawin natin ngayon, ang gagamitin naman natin ngayon ay ito, yung ating repeater. At syempre, ito at ang kanyang mga washers. Okay, so ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin ito. Yan. So, contestant number 1. Yan. So, unahin na lang natin ito. Yan. Ito yung pinaka-unahin natin. So, lalagyan natin itong converter dito. Tapos, ito. Yan. So, ito yung number 1. Tapos, ipapasok lang natin ito dito. At syempre, yan. So, para sa ating contestant number 1. So, 1 point. So, okay na to. Dito naman tayo dito sa pangalawa. Yan. Tayo sa pangalawa. Dito. Yan. So, ito ulit. Kailangan ma-shoot natin ito dito. Ah, parang malaki ito. Lagyan natin dito. Yan. So, kailangan mo lang makasagabal. Tapos ito. Okay, ganun ulit proseso. Lalagay lang natin yan dyan. Tapos situate lang natin na nakapasok siya. Nangyari alak. Ah, medyo nahila na siya. So, madali lang yan. Pag medyo nahila na, kailangan lang siya ng dipukpok. Yan. So, pupukpukin lang yan. Yan. Tapos, sihilahin na ng ating yan. 1, 2, 3. So, okay na to. So, punta naman tayo dito sa ating kabilang dulo. Ayan. Tapos ito, sakto. Ayan. Tapos pupunta tayo dito. Bakit ba? Lagi ka na nang pumasali dito sa bag natin, ha? So, ito si Buddy. Ito yung ating Persian cat. So, male yan siya. So, hinahanapan pa natin yan ng kanyang mate, kapartner. So, mas maganda pa rin yung hindi niya kamag-anak. Ayan. So, PM-PM na lang po sa mga meron na ano na kagaya ni Buddy, yung kulay niya. Sabi nila blue. Kagaya sa hamster, pero actually gray yan sila, gray. Ayan. Ayan. So, tingin ko, ito na lang yung gagamitin natin sa magkabilang dulo. Ito. Okay. Ayan. Ah, dapat isa. Pagka ganito po, alanganin,
dito na natin siya sa gitna ilalagay. Ayan. So, pwede naman yung gawa ng paraan. Ayan. Paganto natin siya. So, kung ganyan ayaw, so, huwag natin ipilit. Ganto na lang natin. Kasi, kakapit din naman yan. Ang importante lang naman dito, kumapit siya. Ayan. Gaya niya. Kumapit na siya. Ayan. Tapos ngayon, dito naman yung ikakapit natin. Ayan, dito naman. Ayan, dito. Siyempre. Ayan. At susunod natin ay ito. Ito naman. Ayan. 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 So, okay na siya. Meron na tayong screen. Meron na tayong box. Ayan. So, sigurado na tayo ngayon na hindi makakawala ang ating mga alagang hamster. Ayan. Ayan. So, una, mataas na siya. Pangalawa, meron ng water bottle. Pwede tayo maglagay dito ng wheel kasi malaki-laki talaga siya. Ayan. So, ginslis lang muna tayo sandali at ipapakita ko sa inyo. Lalagay na natin to at ilalagay natin dito si Elias. Ayan. Okay? So, at ngayon guys, sa part naman na to, medyo malinis yung kapaligiran. Except lang dito sa nakikita nyo na sa ako. Kasi ito yung ating kusot. Ayan. So, lalagay na natin siya ng kusot. Siyempre. Anyway guys, yung sinabi ko sa inyo kanina nung intro natin, pang-groom natin ano, pang-groom natin para kay Elias. Actually, hindi siya in a sense na groom na para i-gagawin natin siya sa exhibit. Hindi, ang gagawin natin sa kanya is ihihiwalay na natin siya kasi ginagamit natin sa Elias para sa breeding. Ngayon, pag-breeding kasi, minsan, masungit talaga yung female natin. Kaya nabubugbog yung male. So sa mga nagtatanong dyan, kung natural lang ba na inaaway ng male ang female, natural lang po yun. Ah, baligtad, inaaway ng female ang male. Kasi ang mga female ay medyo moody. Yeah. So, no hurt feeling po ah. Sa mga hamsters ko, ganun po talaga yun sila. Yeah. So, hihiwalay na natin si Elias kasi I have the feeling na successful na yung kanilang breeding. Yan. So, wait lang. Kukunin ko muna sila. Yan. So, nandito tayo ngayon. At kung makikita nyo, medyo mas malaki yung ating bagong gawa kumpara dito sa ating isa pa. So, ganito silang karami. So, nakita nyo si Elias. Medyo pumangit siya kasi yung pinaris natin sa kanya is malaki na. Yan. So, yung ating female hamster, nakita nyo na avocado shape na yung kanyang katawan. Yan. So, makikita dito na successful na yung kanilang breeding ilang dalawa. So ako personally, kailangan ko nang linisan tong cage bin na to para pag nanganak to, okay lang kahit isang buwan ko silang hindi lilinisan. Yeah.
So ito na yung palatandaan na dapat maglinis tayo before manganak yung female hamster natin. So huwag natin papaabuti ng manganak na yung female hamster natin tsaka tayo maglilinis. Yun po. So ngayon, ililipat na natin tong si Elias. Elias, tara dito, bili. Yan. So dito ka na. Yan. So para makakabawi na si Elias sa kanyang katawan at itong female natin na to ay kailangan na natin siyang linisan. Yan. Para sa ganon, pag nanganak na siya, ay ready na tumagal yung ating bin cage. So, lilinisan ko na to. Pero hindi ko nakukuha na dito sa video natin na to kung pala ko palilinisan to. Gusto ko lang ipakita na today's vlog, mabilis lang po tayo na nakakagawa ng ating DIY bin cage. Yan. So, ito po siya. Yan. So, muli, ito po ang yung Tranquila Guy na nagpapasalamat sa patuloy na suporta po sa ating munting channel na ngayon ay unti-unting lumalaki. Really, maraming salamat po. At dito ko muna puputulin ang ating content for today. Muli, nagsasabi, hanggang sa muling kabanata, paalam! Oh.